Mortal Enemies. Ganyan nga kung ilarawan sa atin itong sila Monkey D. Garp at Gold D. Roger. Pero in chapter 957 nga, may panibagong kwento na nagbukas sa ating mga manonood patungkol sa isang karakter na ang ninanais ang maging hari sa buong mundo. At itong tinutukoy ko nga si Rax D. Sebek. Sinabi nga ni Sengoku na 38 years ago nga daw, may isang pangkat na napakalakas. At tinuturing nga daw itong pinakamalakas na pirate crew sa kasaysayan. And itong grupo nga daw na to yung Rax Pirates. Kung saan ang mga miyembro nga nito yung tatlo sa mga naging emperors sa ngayon. Gaya nila Big Mom, Kaido at Whitebeard. At itong grupo nga daw na to pinangungunahan ni Rax D. Sebek. Kilala naman natin yung ugali nila Big Mom, Kaido at Whitebeard. Diba? Bali ang nakakapagtaka nga dito, paanong nabuo ni Rax D. Sebek itong pirate crew na to? Since napaka star-studded nga nito, bali may iilang theory na nga ang naglabasan na nabuo daw itong Rax Pirates sa pamamagitan ng Davy Backbite, which is actually my point naman. Pero kung iisipin nyo na ganito yung nangyaring Davy Backbite, I doubt na ganito nga. Pero bukod nga sa mga star-studded na miyembro na itong Rax Pirates, nandito nga rin daw sila Golden Lion Shiki, Captain John, Silver Axe at Wang Zi. Yes, maraming ang gigil na gigil na sa atin na malaman kung sino ba tong ibang miyembro ng Rax Pirates bukod sa mga sikat na mga miyembro nito. Pero tandaan nyo guys ha, kung hindi naman sikat yung ibang miyembro, talagang hindi natin ito may kilala o ipapakilala pa ni Oda. Gaya na lang ng pirate crew ni Ace na Spade Pirates. Bukod nga kila Ace at Mask Juice, sino pa bang karakter yung naaalala nyo kaagad dito? Diba wala na? So same as dito sa Rax Pirates. Probably yung mga hindi pa pinapakilala ng mga miyembro dito, possible na hindi naman gaanong kalakasan. Ngayon mapunta naman tayo sa konting history ng grupo na to. Ayon nga kay Sengoku, itong Rax Pirates nga daw ang pinakakinakatakutang pirate crew noon. Kumbaga kapag naririnig nga daw itong Rax Pirates sa isang lugar, alam na nilang may masamang mangyayari kaagad. Itong captain naman ng grupo na to, which is si Rax D. Sebek, ang pinaka-goal nga daw niya ang maging King of the World. Imagine guys ha, hindi lang hari ng mga pirata, kundi hari ng buong mundo. At alam naman nating lahat na ang katumbas nito ngayon yung trono na inuupuan ni Im Sama. Anyway, 38 years ago nga daw may naganap na isang matinding laban sa pagitan ng Rax Pirates at yung pinagsamang pwersa nila Garp at Roger. Yes guys, itong si Garp nga nakipagtulungan kay Roger. Bali sa isang isla nga daw na tinatawag na God Valley, merong celestial dragons at mga slaves. Kaya naman para nga daw maprotektahan yung mga Celestial Dragons, nakipagtulungan itong si Garp kay Roger para talunin itong si Sebek. Ang naging resulta nga daw ng laban na to yung tuluyang pagkatalo ni Rax. Pati na rin yung binuo niyang pirate crew na-disband na rin daw sa oras na to. Kalakip nga nito yung pagkawala rin ng isla ng God Valley. At simula nga daw dito wala na daw public records kaugnay sa nangyari na to. Bali ang malaking tanong ngayon dito, kung nagtagumpay namang depensahan nila Roger at Garp yung mga Celestial Dragons, bakit hindi ito kinalat sa buong mundo? Anong rason kung bakit hindi ibinalita sa mundo yung pagkatalo ni Rax D. Sebek? Diba mas mapapanatag yung mga tao sa buong mundo kung malalaman nilang patay na si Sebek since siya nga yung pinakakinakatakutang pirata sa mundo? Ngayon dito na papasok itong theory natin. At ito nga yung mabuti talaga itong si Rax D. Sebek. At pure nakabaitan yung hangarin niya. Kuya Enero ang sasama ng mga kasama niya, ba? Diba? Gaya nila Big Mom at Kaido. So paanong magiging mabait pala itong si Rax? Bali pakinggan nyo muna. Itong Jolly Roger nga na itong Rax Pirates, may kita nating ganito, ba? Diba? Parang may flames nga sa bandang ulo ng bungo nito. At later on, nakita nga natin yung silhouette ni Sun God Nika. During nga to sa time na ipakita sa atin ni Husu. So what if ito yung naging inspirasyon ni Rax? Itong Sun God Nika ang naging inspirasyon niya. What if nalaman ni Rax D. Sebek bago pa niya buuhin yung Rax Pirates na ang pinakakalaban ng buong mundo yung world government? Specifically yung King of the World na si Im Sama. Paano kung gusto niyang maging hari sa buong mundo para wakasan na yung kasamaan ni Im Sama? Yes, based nga sa kwento ni Sengoku, talagang napakasama ni Rax D. Sebek.
Kumbaga sa kwento ni Sengoku, eh parang wala nang ginawang tama itong si Sebek. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ganito rin naman yung ginagawa ng mga Marines ngayon kay Luffy, 'di ba? Tayong mga manonood nga, eh alam naman natin na para sa kabutihan yung ginagawa ni Luffy. Gusto niyang talunin yung mga emperors at gusto niyang mapuntahan yung Laugh Tale para sa curiosity na malaman kung ano nga bang nilalaman ng Void Century. Pero ganito rin ba yung iniisip ng mga Marines? 'Di ba hindi? 'Di ba ang nasa isip lang ng mga Marines, especially itong si Akainu, na nagiging mapanganib na si Luffy? Kumbaga si Luffy para kay Akainu e kalaban. Sa madaling salita, may dalawang side yung kwento. Ang best example nga dito yung sinabi mismo ni Silver's Rayleigh nung makausap niya yung Straw Hat Pirates. Tinanong nga ni Robin itong si Rayleigh kung ano daw ba yung totoong history o yung tunay na nangyari sa Void Century. Since nakapunta naman na daw ng Laugh Tale itong si Rayleigh, ang sinabi nga lang ni Rayleigh kay Robin na kailangan nga daw munang ma-experience maikot na itong Straw Hat Pirates yung buong mundo. At kapag nagawa na nga daw nila yon at mapuntahan na yung Laugh Tale, baka daw iba yung maging interpretasyon nila kaysa sa pagkakaintindi nila dito. So anong ibig sabihin ni Rayleigh dito? Meaning kung ano man yung nangyari sa Void Century, may dalawang side na kwento. Maaaring tama yung Ancient Kingdom at pwede ring tama yung 20 Kingdoms na nagsanib kwersa para talunin itong Ancient Kingdom. Hindi nyo pa rin ba nagigets? Simpleng example na lang natin yung nangyari sa Alabasta Arc. Nagkaroon nga ng gera sa pagitan ng mga rebels at mga royal army. Pero kung titingnan nyo, wala namang may mali sa pinaglalaban ng magkabilang panig, diba? Walang mabuti o masama sa kanila. Bale, resulta nga lang yon ng pagmamanipula ni Crocodile. So same as sa Void Century. Maaaring ang interpretasyon ng Roger Pirate sa history, iba sa makikita nila Luffy. Ngayon mabalik tayo sa topic natin. Maaaring itong si Rax di Sebek nga talagang tunay yung hangarin na pabagsakin itong si Im Sama at kaya niya pinuntahan itong God Valley dahil sa ito yung lugar kung saan nagmula yung mga Devil Fruits o simply ito yung lugar kung saan tumutubo itong mga Devil Fruits. Kuya Enero, ano namang ebidensya mo na dito nga nagmula yung mga Devil Fruits? Hindi nyo ba napapansin? Yung mga pinakamalalakas na Lugia Devil Fruits nga hawak ng mga Admirals ng Marines. At hindi lang yan. Yung mga miyembro nga rin itong Rax Pirates, yung mga Devil Fruit na hawak nila, talagang yung mga pinakamalalakas rin sa buong mundo. Gaya na lang ng Gura Gura no Mi, na literal na kayang wasakin yung mundo. Yung Soul Soul Fruit naman ni Big Mom, na alam naman natin kung gaano kalakas. Pati na rin yung Devil Fruit ni Golden Lion Shiki, na kayang palutangin ang kahit na anong bagay. And yung Devil Fruit ni Kaido, ito nga yung magiging pinaka-ebidensya natin. During chapter 999 nga, sinabi mismo ni Big Mom na nung araw nga daw kung saan na-disband itong Rax Pirates, specifically during God Valley Incident, dito daw yung time kung saan binigay ni Big Mom kay Kaido itong Devil Fruit na to. Diba it makes sense? Pwedeng ang hangarin nga nitong Rax Pirates kung bakit sila napadpad dito sa God Valley, dahil sa gusto nilang kunin yung mga pinakamalalakas na Devil Fruit sa mundo, which is nakuha nga nila at napapakinabangan. Ngayong alam na natin yung goal nitong Rax Pirates kung bakit sila napunta ng God Valley, ang tanong naman dito, bakit merong Celestial Dragons sa God Valley? Bali, parehas lang ng rason. Dahil nandito nga nagmumula ang mga Devil Fruits. We all know na itong mga Celestial Dragons, hindi naman natin ito makikita kung saan-saan lang, diba? Unless, may talagang kailangan sila sa isang lugar. Gaya na lang netong si Don Quixote Josgard na pumunta ng Fishman Island dahil sa gusto niyang bawiin yung mga slaves niya dito. So pwede nating sabihin na kaya may Celestial Dragons sa God Valley, dahil sa sila yung nag-aalaga sa mga Devil Fruits. At kaya may slaves dito, simply itong mga slaves yung inuutusan nilang magtrabaho. Anyway, ang huling tanong nga na bubuo sa theory natin, bakit nilabanan nila Roger at Garp itong Rax Pirates kung mabuti naman pala yung hangarin nila? Gaya nga ng sinabi ko kanina, may dalawang side ang istorya. Pwedeng yes, mabuti nga ang hangarin netong si Rax di Sebek. Hangarin niya na mapabagsak ang world government. Pero ang nakikita kasi ni Garp, iba sa nakikita netong si Rax. Pwedeng yung goal niya na makuha yung mga pinakamalalakas na Devil Fruits sa God Valley at gamitin to para talunin si Im Sama. Iba naman ang pananaw nila Roger at Garp. Pwedeng ang tingin nila Roger at Garp dito, mag-uumpisa lang itong si Rax na i-trigger yung kasamaan ni Im Sama. Kaya possible na pinigilan nila Roger at Garp itong si Sebek dahil sa hindi pa nga ito yung tamang oras para kalabanin yung pinakamalakas na nila lang sa mundo, which is si Im Sama. Pero dahil nga sa gigil na itong si Sebek,
ito yung naging dahilan para mapatay siya nila Garp at Roger. Pwede ring bumaliktad itong si Whitebeard at kumampi kila Garp at Roger dahil sa alam niya na may point itong dalawa na to. Kaya nga nung time na mapunta itong Roger Pirate sa Laughtail, dito na-realize ni Roger na tama si Sebek na ang pinakakalaban nila si Imsama. Kaya nga kung mapapansin natin na pagtapos mapuntahan ni Roger yung Laughtail, agad niya nang binuwag yung Roger Pirates. Bakit? Dahil sa kagaya ng rason kung bakit niya pinigilan si Rax D. Sebek. At ito nga dahil sa ayaw niyang kalabanin si Imsama. Dahil sa alam niya na wala pa siyang sapat na lakas sa time na to. At magbubunga lang to ng mas maraming casualties o patayan lalo na sa mga walang kamuwang-muwang na sibilyan. Kaya nga nung malaman ni Roger yung propesya patungkol sa ancient weapon na si Shirahoshi, sinabi niya na maaga pa nga talaga silang nakapunta ng Laughtail. At sinabi nga rin ni Roger na sana daw ipinanganak siya sa panahon ni Joy Boy. Bakit? Dahil yung Joy Boy nga na tinutukoy ni Roger na sana daw ipinanganak siya sa era na yon, hindi ito yung Joy Boy ng nakaraan. Kung hindi yung Joy Boy ng kasalukuyan na si Monkey D. Luffy. Dahil itong Joy Boy nga ng kasalukuyan ang may sapat ng armas at kakayanan para kalabanin at talunin itong si Imsama sa pamamagitan ng mga ancient weapons at ang pinakamalakas na abilidad nito na maging kaalyado ang kahit na sino mang makilala nito. Kumbaga nakatadhana. At alam to ng Roger Pirates. Kaya nga kung mapapansin nyo na kahit alam ni Rayleigh na mamamatay yung anak ng dati niyang captain na si Ace, wala siyang ginawa para tulungan to. Dahil alam nga niya na nakatadhana ang lahat na mangyari. Gaya na lang nung time ng unang pagkikita nila Roger at Rayleigh. Sinabi nga ni Roger na hindi coincidence kung di nakatadhana daw yung pagkikita nilang dalawa ni Rayleigh. So to summarize sa theory natin, itong God Valley nga yung lugar kung saan tumutubo ang mga Devil Fruits. Kaya pumunta dito itong Rax Pirates para kumuha ng mga pinakamalalakas na Devil Fruits at gamitin para matalo sana si Imsama. Which is nagawa nga nila at nakain to ng mga miyembro ng Rax Pirates, including itong si Kaido. Nagsanib puwersa naman sila Garp at Roger para matalo si Rax. Dahil sa alam nga nila yung panganib kung kakalabanin ngayon ni Rax si Imsama. Dahil sa magbibigay nga lang to ng trigger kay Imsama para patayin yung mga walang kalaban-laban na mga tao. Ang main point naman kung bakit ayaw maging admiral ni Garp dahil sa ayaw nga niyang magkaroon ng koneksyon sa mga celestial dragons. At pwedeng kinamumuhian pa nga rin niya hanggang sa ngayon na sinagip niya yung mga celestial dragon during God Valley incident. Which is hindi naman sana niya gagawin kung hindi lang dahil sa mas lalala pa yung sitwasyon. At kaya dahil hindi nagawang kalabanin ni Roger itong si Imsama pagtapos niyang mapuntahan yung Laughtail, dahil sa alam nga niya na hindi pa sapat yung lakas na meron siya para talunin itong si Imsama. Kaya naman itinaya niya nga yung sarili niyang buhay para siguraduhin na yung Joy Boy sa hinaharap magpursige na sundan yung ginawa niya. At ito na nga yung magmamarka ng Golden Age of Piracy.